Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AOL Worldwide. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo, nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green leaves of citronella, all natural ingredients, ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na, detoxifier pa, tanggal mga skin antigens, panayad sa skin o kutis mo, non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray, a quality product of Rich Corp enriches lives. Rich Corp, hashtag health Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro. At subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough, at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Kasaysayan sa puntong legal. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kasaysayan ng ating bansa noon, ngayon at bukas. Kasaysayan sa puntong legal. Kaalamang batay sa puntong legal. Hango sa mga utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Ilalantad ang mga katotohanan mula sa panlilinlang ng iilan na nagdulot sa atin ng kahirapan at pagkasira ng lipunan. Itatama ang kasaysayan na konektado sa ating buhay at kinabukasan. Kasaysayan sa puntong legal. Inihahandog sa inyo ni Ginoong Benjamin Narvaez Garcia, isang economic researcher. Kasaysayan sa puntong legal. Ng hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Benjamin Narvaez Garcia, isa pong economic researcher. Ang gagawin po natin ngayon ay tatalakayin natin ang tinatawag na pagbubuo po ng Central Bank of the Philippines. Dahil po yan ay wala hong kapupuntahan po ang financial system ng Pilipinas kung wala ho tayong tinatawag na Central Bank of the Philippines. At sasabihin po natin ngayon yung pag-istorya po ng Central Bank of the Philippines. At babasahin ko po yung history ng Central Bank of the Philippines na nilabas ho lang kailan. Dahil po yung history po ng Central Bank of the Philippines was basically constituted na sikreto mula ho no August 11, 1950 hanggang August 12, 2005. Ito po yung pangyayari at babasahin ko sa inyo.
Okay. Ito po yun. Ito po. Ang Central Bank of the Philippines, a group of Filipino had conceptualized a Central Bank of the Philippines as an early as 1933. It came up with the rudiments of a bill for the establishment of a central bank for the country after a careful study of the economic provisions of the Hari Hawing Cutting Bill, the Philippine Independence Bill, approved by the U.S. Congress. During the Commonwealth period of 1935 to 1941, the discussion about the Philippine Central Bank that would promote price stability and economic growth continued. The country's monetary system then was administered by the Department of Finance and the National Treasury. The Philippines was on the exchange standard using the US dollar, which was backed by 100% gold reserve as the standard currency. In 1939, as required by the Tidings McDuffie Act, the Philippine legislature passed a law establishing a central bank as it was monetary law. It required the approval of the United States president. However, President Franklin D. Roosevelt disapproved it due to strong opposition from vested interests. A second law was passed in 1944 during the Japanese occupation, but the arrival of the American Liberation Forces aborted its implementation. Shortly after the President Manuel Rojas assumed office in 1946, he instructed the Finance Secretary Miguel Cuaderno Sr. to draw up the charter for a central bank. The establishment of a monetary authority became imperative a year later as a result of the findings of the Joint Philippine-American Finance Commission chaired by Mr. Cuaderno. The commission, which studied the Philippine financial, monetary, and fiscal problems in 1947, recommended a shift from the dollar exchange standard to a managed currency system. A central bank was necessary to implement the proposed shift to the new system. Immediately, the Central Bank Council, which was created by President Manuel Rojas, was prepared to charter a proposed monetary authority, produce a draft. It was submitted to the Congress in February 1948. By June of the same year, the new proclaimed President Elpidio Quirino was succeeded. President Rojas affixed his signature of the Bill of the Republic Act number 265, the Central Bank Act of the 1948. Establishment of the Central Bank of the Philippines was defined step towards national sovereignty. Over the years, changes were introduced to make the charter more responsive to the needs of the economy on November 29, 1972. Okay, tapusin ko po yun. Presidential Decree number 72 adopted the recommendation of the Joint IMF thus CB Banking Survey Commission, which made a study of the Philippine banking system. Tapusin ko po yun. Balik ko tayo dito sa pagbubukas po ng Central Bank. Lagay ho natin sa unang page ng Central Bank of the Philippines. Ito po naka-display ang first page lang po ng Central Bank of the Philippines. Hindi ko pa makontrol ito. Babasahin ko lang ata yung ano. Sandali.
Ito po yung Monetary Board meeting held at the 6th floor of the PNB building dated January 3, 1949 at the new office of the Central Bank of the Philippines. Wala ho sila kasi opisina. Nanghiram ho lang sila ng opisina sa PNB. Because so ang PNB, nung wala pa tayong Central Bank of the Philippines, ang PNB po ang nagiging Central Bank. Agenda, the economic life of the nation. Okay. Ang nanguna po rito is Miguel, Honorable Miguel Cuaderno, presiding officer as chairman of the Banco Central. Central Secretary of Finance, Pedro Dosa, Philippine National Bank President. President Vicente Carmona, Rehabilitation Finance Corporation. Delphine Buencamino, members of the board. Jose Yulo, members of the board. Rafael Corpus, members of the board. Rafael Corpus, members of the board. Antonio de las Alas, members of the board. The guest po is Carlos P. Romulo, Ambassador Pacific Union, as referred by President Quirino. Okay, ito po yun. Whereas the Board of Governor, given letter of instruction of the successor heir owner, okay, Anacleto Madrid Acquiado Sr., code name AMA-LSM, thus, since January 3, 1949, subject to continuance until 2005. Doon po ito, papaliwanag po yan. Ang nanghiram po ng ginto na 617,500 metric tons, yun po ating presidenteng Rojas. Yun yung relasyon niya po doon sa may-ari ng ginto, yun po yung tinatawag na Don Gregorio Madrigal Acopiado, yun po yung magkumpare. Now, nanghiram po at pinayagan po manghiram. Okay? And then, yung noong 1948 po, hinire po si Attorney Ferdinand Edralin Marcos as the lawyer of the Acopiado. Kaya lang po, yung Don Anacleto, yung Don Gregorio Madrigal Acopiado, namatay po noong 1942. So po, kaya nangyari, kailangan po yung bank account niya sa Vatican mailipat sa iisang anak niya, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. So yun po ang kaya po hinayag po si Attorney Ferdinand Edralin Marcos. Hindi pa siya politiko noon. So nagpunta po sila sa Vatican, nakasama niya po si Father Jose Antonio Diaz. Okay? Siya po yung trusted staff ng pamilya Acopiado para ho mag-withdraw or mag-deposito ng ginto sa bangko o tinatawag po sa Vatican. So, nagpunta po sila doon sa Vatican. Ang ginawa po ni Presidente na dati pong Attorney Ferdinand Edril Marcos is to transfer po yung account nung namatay ni Don Gregorio Madrigal Acopiado sa anak niyang iisa, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. So yun ho ang ginawa niya. Ngayon, pagbalik po nila sa Pilipinas, bago ho bumalik, nag-withdraw na ho sila ng 640,000 metric tons ng gold. At dinala ho po nila dito yan sa Pilipinas at ibinalik nila. Ngayon, out of the 640,000 metric tons of gold, nanghiram po ang Pilipinas through the Central Bank of the Philippines na 617,500 metric tons of gold. Yun po yung nag-umpisa. Papapatuloy po yung aking binabasa. Again, whereas the Board of Governor given letters of instruction of the successor heir owner. Okay, ito po yung successor heir owner. Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Code name AMA-LSM-666 since January 3, 1949.
subject to continuance until 2005. Doon pa lang po, ibig sabihin, yung panghihiram ng hinto ng Pilipinas mag-i-end ho sa 2005. Malinaw. Now, susunod pong paragraph. Whereas the Board of Governor headed by Governor Miguel Cuaderno Sr. represents the position paper signed by the President of the United States of America, Harry S. Truman, and the President of the Republic of the Philippines, Elpidio Quirino, covered by mutual agreement, Article 4, protected by the Treaty of Agreement, resolved and amended CR 1974. Ibig po sabihin, kaya ho nagpahiram si Anacleto doon sa Amerika, binigyan ho sila ng karapatan at nagpakita ho sila na tinatawag na mutual agreement Article 4 protected by the Treaty of Agreement resolved and amended CR 1974. Yun ho tinatawag po na agreement po ng militar. Kung tayo po ay katulad ng nilusob ng Japanese, makikipaggera po sila. Okay? At didependahan tayo ng American military. Ngayon, magkaiba ho yung American military and civil government. So, yun ho ang agreement nung bago ho nag-gera, okay, na Second World War. So, yun ho ang pinakita, ang nagpakita ho nun, yun ho ang official na gobyerno at ang kasama pong nag-evaluate niyan, si Attorney Ferdinand Edralin Marcos. Siyempre, sino papaniwalaan ni Don Anacleto Madrigal Oquedo kung hindi yung attorney niya na dating sundalo ng Amerikano at ng Pilipinas. Okay, magpapatuloy po natin ang pagbasa. Whereas the governor represented by Chairman and Governor of the Central Bank, Miguel Cuaderno Sr., gave the letter of instruction under the International Banking Law of bailments of protect the World Asset Access Reserve in trust deposited in different bullion banks around the world, maturity in 2005. Okay, 2005 na naman po. And must be returned to successor heir AMA LSM 666 with this discretionary power to move or remove and restructure called as bailor. So po, yun pong paghihiram po ng Pilipinas at ang Amerikano, sila po, yung Pilipinas po at Amerika, yun po ay bailor. Yung humihawak at may may-ari ng ginto, yun po yung bailor. Okay? Yung nanghihiram, ang tawag po, bailee. Kaya po, they are basically under the International Banking Law of Bailments, okay, of protect the world asset. Yun po hiniram nila. Protect the World Asset Access Reserve in trust deposited in bullion banks around the world. Maturity in 2005. Mas malinaw ho yun. So nakikita niyo po, dapat to ibabalik ho yun ng 2005. Okay, sumunod. Number one, whereas there must be lawful possession of the title in the bailee for determinable time, the trust property owner is AMA LSM 666 as the bailor, with the bailee must be restored when his lawful possession comes to an end. Ibig po sabihin, ibabalik po yun noong 2005. Okay? Number one, nilinaw po yan na ang may-ari po niyan yung AMA LSM 666. Sino po ba yun? Kaya yung AMA yung po yung Anacleto Madrigal Acopiado. Okay? And yung LSM po, yun po yung kanyang nanay ng kanyang ina. Okay?
Ang ina niya po ay si Doña Carmela Sarmiento Madrigal. Yung pong LSM, yung po yung kanyang nanay, nung nanay po ni Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Yung po yung Lourdes Madrigal, Sarmiento Madrigal, kaya LSM. Okay, na po, hindi pa lumalabas ngayon na meron po tayong tinatawag na Tiburcio Villamor Marcos. Yung po ay fake. Yung po ay ginawang pangalan po ni Presidente Marcos. At meron din po tayong papel na ginamit niya po yun sa pagbubukas ng bangko sa iba-ibang bullion banks. At makikita niyo po, lumalabas yan at binayaran po nila yung announcement na yun. Okay? Na meron pong tinatawag na Tiburcio Villamor Marcos. Kaya po sila ay ginugulo nila ang pag-aari ni Acopiado. Okay? Ito po yung susunod pang paragraph. Whereas the bailor, who is the trust owner, deposited his commodities in form of gold bullion or precious metal bolt to bolt and ledger to ledger in trust deposit. Withdrawable by the bailor in accordance with the article 426, 427, and 428. The bailor have discretionary power to move, remove, restructure upon the maturity date and year in accordance with the provision of trust deposit law under the international banking law of bailments, function, and procedure. Okay? So, malinaw po yung nakasulat sa first page pa lang na pagdating po ng 2005, natapos po yung panghihirang, eh pwede na pong galawin po ni Acopiado. Ngayon, since po yung si late Gregorio Madrigal Acopiado na matay po noong 1942, at yun pong kanyang anak na iisa, si Don Anacleto Madrigal Acopiado, namatay na po yun ng November 27, 1974. And then po yung susunod sa kanya, yung anak niya, na pinagbili na niya, yung pong Rodolfo Roberto Pidinho Acopiado, eh namatay na po noong November 10, 2014. Ngayon o, dun sa utos po ng korte under civil case number 3957-P on February 4, 1972. Pag ho nabatay yung Roberto, ang kanyang papalit yung kanyang eligible wife. Bakit po eligible? Because ho, noong 1972, binata pa po yung Roberto Pidinho Acopiado. Kung, kasi kaya po eligible wife. Now, kung hindi ho nag-asawa si Roberto, yun ang mga kapatid siguro ang mapipiling pumalit. Pero po nag-asawa siya. So yung asawa niya po ang naging administrador ngayon. Hanggang ngayon po, siya ang administrador. Okay? At yun ho ang utos ng korte. Na hindi niya po kailangan pang manahin, yun po mga anak niya pwede magmana. Pero ho yung asawa niya, as eligible wife, siya po yung administrador at utos po yun ang korte. Okay. Ito po yung mahiniram sa second page. Ito po yung second page. Number one, parcel of land known as Titulo de Compra consisting of 7,143 islands and islets all over the Philippine archipelago, covered by OCT 01-4, comma, TCT number 12022, comma, TCT number 409, comma, TCT number 498, comma, TCT number 407, and TCT number 408, located in Luzon, Visayas, Mindanao, and Sabah. Tingnan nyo, kasama ko ang Sabah.
maturity ended in the year 2005. Ibig po sabihin, yung panghihiram ng Amerikano, inatapos po ng 2005. Kaya po, dapat po tayo walang problema sa West Philippine Sea. Okay? Kaya po gulong-gulo tayo dahil binabago po nila at ginagawa po nilang tatak na ang pang-susolve po ng West Philippine Sea, yung pong kanilang tinatawag na UNCLOS, hindi po pwedeng UNCLOS. Doon lang po sa research namin, doon po saging aking economic research doon sa pangyayari ito, nakasulat po ito. Ang pwede pong mag-solve ng West Philippine Sea, yung pong tinatawag na ICJ. Okay? At pagpapatuloy po natin yan kung meron po kayong tanong na mas malalim pa doon sa sinasabi ko. Okay. Number two. The Gold Bullion Trust Deposit. Kaya po, trust deposit. Trusted po yun. Hindi po magagamit ng Pilipinas yan. Trust Deposit SKR. Okay? Ang ano po ibig sabihin ng SKR? Safe SKR receipt, safe keeping receipt, yun po SKR, yun po ibig sabihin nun. Safe keeping receipt number A and B 51263 CR 1950 comma 400,000 metric tons of gold for the backup of victory notes, the priority beneficiary Filipinos, maturity in 2005. Okay, so therefore, yun know, 400,000 tons na nasa deposito po sa Central Bank, ang beneficiary po niyan, Filipino people, hindi po Republic of the Philippines. Natapos po ang gamit ng Republic of the Philippines dyan sa 400,000 metric tons ng gold nung pang 2005. Tingnan nyo po, ah, kung maisoli yan in time, yun hong mga taxes natin bababa. Eh, iba na ho yung sistema ngayon. But anyway, makukuha ho yan ulit kasi po guaranteed po yan ng Lloyd's of London. Kung hindi po sila nagbabasa, wala tayong magagawa. Yun hong mga records ng Pilipinas, may kopya ho sa labas. Okay, hindi pwedeng itago. Pero kung gusto nila itago, itago nila. May kopya na ho ang mga international course yan. Okay? Now, ito pa ho. Ang pangatlo. The 217,500 metric tons, okay, of gold, tama, 1 million metric tons of platinum, tama, and 1 million metric tons of diamond exported to the European nations for 50 years, extended in the year 2005 with export permit directly from Yugoslavian government protected by the Treaty of Versailles, tama, global immunities, tama, security code 50220, tama, GETZ or GETZ, comma, redeemers code 1738-777 under the bilateral minefield successor breakthrough agreement in accordance with Article 4 and Embargo Act of 1807. Of course, ito po yun. Yun hong paghiram ng Amerikano, nandoon po yun na bilateral minefield successor breakthrough agreement, dated po yun ng August 11, 1950. At matatapos po yan ng August 12, 2005. Sabay po yun. Ang tawag po dun is synchronized transfer. Okay? So ang naging presidente po natin nun, eh si po si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kaya ho natanggal kasi si President Estrada
hindi na wala na siyang papel kasi 15 months lang ho siya nagsiservisyo sa bansa. So sila ho nag-ayos-ayos niyan. Eh hindi ho nila binalik. Eh meron ho silang matatanggap. But anyway, that's another story. Okay. Number 4, ito po 'yon. 1 million metric tons of gold, 1 million metric tons of platinum, 1 million metric tons of diamond exported for the European nations for 50 years extended by the Treaty of Versailles, comma, global immunities, comma, security code 5020, comma, GENTS or GENTSZ, comma, redeemers code 1738-777 under the bilateral minefield successor breakthrough agreement in accordance with Article 4 and Embargo Act of 1807. Lahat ho yan, garantisado. Hindi ko pa alam kung bakit ho hindi nila binabasa itong guaranteeing ito. Kasi po, nung hindi ho sinole yung mga commodities na kopyado, nag-action na po ang ICJ. Ang nag-action po niyan initially yung pong Committee of 300. Yung Committee of 300 po yung ang asosasyon ng mga oligarchs or ng mga may royalties po ng buong mundo. Ang head ho ng royalty ng buong mundo si Queen Elizabeth. So nagdemanda po sila at dinemanda po nila si Presidente Ferdinand Edgalin Marcos. Kasi siya po yung naghahawak ng ginto ni Acopiado. Kaya ho siya may ginto. Okay? Bibigyan ko po ng linaw yan mamaya. Pagkatapos mong basahin ito, ito po yun. Ito po yung conclusion niya. Therefore, we, the members of the Monetary Board, Governor of the Banco Central, tingnan po. Ito po ang ginamit nila. We, the members of the Monetary Board of Governor of the Banco Central ng Pilipinas, its Chairman Miguel Cuaderno Sr. and the President of the Philippines, Elpidio Quirino, and the asset of the above mentioned as integral part of the proclamation and declaration of the gift of love in favor to successor heir of the code of masters known as Anacleto Madrigal Acopio, ALSM-666, okay, of the late Don Gregorio Madrigal Acopio and his successor heir Don Anacleto Madrigal Acopio Sr. and married to Doña Trinidad Pudiño Acopiado, the principal signatories of the last will testament, be bestowed upon, tama, assigned without goodwill, or let the hindrance as a chance, a clause, by the way, hindrance as a clause of the banking instrument, trust deposited in favor of Anacleto Madrigal Acopiado and son, ito po yun, importante, Roberto Pidiño Madrigal Acopiado, a successor in interest of the world asset commodities deposit in trust withdrawal in the year 2005. Malina po yan. Okay? At i-display po natin yung mga pirma nila na ini-scroll po ng computer na pakikita niyo po yan, merong kopya. Ito po ay tinatago ng Central Bank. Nakuha po lang to, galing po ito sa pamilya Acopiado. Sila po yung nagbigay sa akin ito. Na wala po kayong makukuha sa iba. Unless meron kayong kakilala sa archive ng Central Bank, makakuha niyo yun. Okay? Mabagal lang po ang takbo nito ng papel na ito. Pero makikita niyo po na nakadisplay na itong papeles na ito. May kopya. Kaya ang sinasabi po, kahit ito binago ng pangalan ni
Presidente Peter Ramos na ginawa niyang Tagalog, ginamit na ho yung Tagalog noong pang 1949. Kung hindi sila nagbabasa, inagamit na ho yun. So, ang, kaya po ang mga resolution ngayon, the new bank, the new Central Bank of the Philippines, na ginagamit po nilang pangalan, Banco Central, ginamit na ho yun. So, whatever form, kasi ho, binago na naman natin yung Presidente na, si President Duterte, gumawa ho na naman ng batas na binabago na naman nila ang new Central Bank of the Philippines na ginawa na po nila na corporate structure. In the first place, yung corporate structure na yun, whatever name you do, based dun sa decision ng korte, pag kinamit po nila yung asset ng Central Bank, original Central Bank of the Philippines, they must have the authority para kunin po ang liabilities. Pag kinuha niya po yung asset, kailangan pong kunin niyo yung liabilities. Okay? Yun po ang napakaliwanag. So kahit na anong baguhin nila yan, eh magkakaroon ng problema kung babaguhin nila at hindi nila ibibigay. Ang hindi po agad nila nakikita na noong pong August 11, 1976, meron na pong imbitasyon ang mga international court tungkol po dyan sa mga pag-aari ni Copiado, including po yung lupa. Kaya po ang sinasabi ko dito, kung mapapanood nila ito, yan pong mga Ortigas, Ayala, whatever name, Bilyar, Mayaman, eh kayo walang problema. Pero yung mga apo nyo, pagdala yung pangalan nyo, eh mapapahiya. Okay? Yung kwento sa akin, yung isang anak po ni President Marcos, ang ginagamit niya po sa eskwela, sa Xavier, Marcos. Okay? Ay, hindi ko po sasabihin kung sino, pero ang sabi niya sa akin, pinalitan niya na naman. Ginamit niya na yung kanyang apelido ng nanay niya. So tumahimik ang buhay niya. At hindi niya rin makuha yung kanyang pamana sa kanya ng kanyang ama, biological dad niya. Yung po si President Marcos. Anyway, so mabagal ho yung takbo at nandun sa second page. However, kung gusto niyo hong kumuha nito, sumulat lang kayo at mag-request po kay Miss Cathy Cruz. Okay? Dahil mabagal ho yung takbo nito. So anyway, yun hong pagbabalik ng ari nito, yung ang tawag po natin is commodities, no? Kasi ho, pag sinabi natin yung dami ng commodities, tayo po dapat, sa tingin ko po, hindi dapat bumaba ang ating dollar exchange rate. Dati po, nung nag-umpisa yan, 2 pesos to a dollar. Okay? Naging 4 pesos to a dollar hanggang tumaas na po. Now, bakit tumaas? Sa tingin po, sa research po namin, ang nangyari, kasi po, nabigyan po ng authority si Presidente Ferdinand Edrelin Marcos nung nanalo po siya noong 1965 sa presidential election. So nakakuha po siya ng tinatawag na power to manage the account of Anacleto. Okay? And then, binago niya po yung mga papel. Nagbigay po siya ng mga papeles at yung mga pirma niya, lahat na pagkikita niyo sa internet yan, maliluho lahat, pati bilateral minefield. Kasi ho, hindi pwede pakita yun eh until the maturity ng August 12, 2005. Bakit ito niya pinakita? Ang sinasabi niya po sa pagkakakwento po sa akin nitong kamag-anak o yung asawa itself ni Roberto, pinapatago ho, protection daw. Naniwala po yung Don Anacleto Madrigal Acopiado. Kaya ganun na nangyari. So, sinasabi niya, kanya yung ginto. Okay? Okay, tungkol po sa ginto, ito yun. Yung gintong yan,
inisip niya po, dahil alam, matalino po si Presidente Marcos. Meron na tayong tinatawag na Civil Code of the Philippines. Kung pumunta ho kayo sa Article 438, makikita nyo, yung pong mga treasure na nakukuha sa lupa, ang memeari ng treasure na yun, ang memeari ng lupa, na question. Ang memeari ng Pilipinas, na dinesisyonan po yan ng Cadastral Court noong March 14, 1914, okay, ang memeari po niya, si Don Gregorio Madrigal Acopiado, ang yung kanyang asawa na si Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Dahil ho nabili nila ito sa kanilang uncle. Yung uncle nila po, ang pangalan po ay si Hermogenes Antonio Rodriguez and Miguel Antonio Rodriguez. Binili po nila yan sa October 14, 1913. Meron hong tinatawag na deed of sale. At tingnan po natin kung makikita ko yung deed of sale at babasahin ko sa inyo. Okay. Okay, ito po yun. October 14, 1913. Don Hermogenes Antonio Rodriguez and Don Miguel Antonio Rodriguez sold their entire property by way of absolute sale in favor of Don Gregorio Madrigal Acopiado and Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Under, ito po yun, sulat nyo kung gusto nyo makakuha ng kopya. Under Notary Public Document Number 40, tama, Book Number 6, tama, Page Number 124, tama, Series of 1913 by Andres G. Valvida, Manila, Philippines. Yan po yung tinatawag na deed of sale. Kaya po kung sino man po ang nagtatangkang kunin at mag-claim, sila po ay economic saboteur. Okay? Yan pong nagtatanggap na si Rodriguez po, isa yan. Si Italiano po wala nang problema kasi si Italiano po nabigyan na ng warrant of arrest. Italiano, Attorney De Rio, tsaka si Campos. Meron na ho sila. Kaya lang, hindi mahuli-huli. Yun daw Italiano, patay na. Di patay na. Pero existing po yung kay Attorney De Rio and Campos. Ngayon, yung lumalabas pong tinatawag Rodriguez, tingnan na natin kasi nag-decide na po ang tinatawag niya ng tinatawag nung pang-araw, yung Cadastral Court na private property. Wala na hong memeari. Even the Republic of the Philippines, nagkaroon ho lang ng lupa yan nung binili po nila yung tinatawag na yung tinatambakan ng tubig natin, ang tinatawag dun is La Mesa Dam, nasa Old Balaraque, Quezon City. Yun lang ho ang binili ng Pilipinas kay Acopiado. Inaglahon po nila yun for 20 years, 1 million a year. Nung natapos ho yung Arkila ng Balara, binili ho yan ng gobyerno. Worth 22,500,000 pesos. Binayaran no si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. ng Treasury of the Philippines. Makikita lang nyo ho yan
doon sa ginawang Supreme Court order dated August 11, 1976 by Supreme Court Justice Fred Ruiz Castro, and may co-sign po siya yung kung judge na sa Court of First Instance si Enrique S. Agana. Sila ho pumirma. At nakialam na po ang ating mga apat na international court. Yung isa po doon, number one, ang International Court of Justice. And yun ang isang naantindahan ko is International Security Council. Baka, kasi ho, ginawa nila yun dahil dahil nag-martial law. Kasi ho, nagkaroon ng tawag na ginawa po ang PD 1143 na ginagulo ni Presidente Marcos ang torrent system. Kaya ho, mali lahat ang ating sukat ng lupa, at lahat ho ng lupa natin na galing po sa LRA, na dating LRC, eh mali ho lahat ang titulo. Pagka ho yung titulo nyo, wala hong 01-4. Basta ho, 01-4. Wala ho yung OCT1, mali ho yun. Ganun hong gumagamit OCT number 01-4S, mali rin ho yun. So, kayo yun ho yung gumagamit ng tigailigan. Okay? At meron na hong panahon yan. Kung nagkaroon ng warrant of arrest si Taliano, karoon ho magkakaroon ng warrant of arrest. Yung Rodriguez po, tsaka yung mga tigailigan. Kung sino pa man ang nagtatangkang mag-claim, yun po ang ginagamit na panggugulo sa ekonomiya. Okay? Dahil marami hong nag-i-invest eh. Kawawa ho yung mga nag-i-invest. Kala nila, pagbili nila ng lupa at bahay, eh kanila na. Hindi po. Mali. Naluloko tayo. Hindi ho ang gobyerno naluloko ha. Ang gobyerno po ay papel. Yun hong nagpapatakbo ng gobyerno ang naluloko. Marami ho sila dyan. Okay? So yun hong pera ng tao na marami tayong taxes, eh saan napupunta? Okay? Okay, yan ang doon po tayo nag-umpisa sa gold. At matatapos yun natin, at babasahin ko sa susunod na episode kasi matagal din ito eh. Na yung tungkol po sa tinatawag na nakamkam o kinamkam ni Presidente Edel Marcos mula po noong 1966, okay, hanggang nagbago po yung kanyang desisyon noong nag-martial law. Okay, palagi ko pwede ko nang i-touch yun. Noong lumabas yung 3957-P at nagkaroon po ng tinatawag arrangement, yung pong 3957-P, galing po yan sa old case na 997-P. Yung 997-P, yun ang tinatawag na pagkakamali ng gobyerno. Yun ang mga tao sa gobyerno, ang tawag po doon, estoppel. Ibig sabihin, nag-isip po sila na yung pong iisang tigapagmana, patay na ho ang inisip nila. So, pinresent nila yan sa korte. Lahat ho ng archive ng Pilipinas, dinala ho nila sa korte. At pinatunayan nila sa korte na talaga ang may-ari po si Ecopiado, yun hong tatay, na galing po si Hermogenes Antonio Rodriguez and Miguel Antonio Rodriguez, at pinagbili po dun sa absolute deed of sale na binasa ko kanina. Now, lahat po yung archive na yan, ipresent po sa korte. At inamin po ng LRC, yun pong head ng LRC noon, si Attorney Noblejas, at yung kanyang assistant, si Attorney Bilog, sinabi po nila na nag-issue po sila ng lahat na fake title. Ito po yung umpisa. OCT 1 up to OCT 100,000. They are null and void, without origin, and unbankable. Except 01-4. Okay? So nung nalaman nilang buhay, yung Don Gregorio Madrigal Ocupiado, at nakatira po sa Hawaii, eh pinasupina po nila yung presence ni Don Anacleto Madrigal Ocupiado Sr. sa Supreme Court of the Philippines. So, nung nakita niyo yung notice,
umuwi po sa Pilipinas at nag-report po sa Supreme Court of the Philippines. So yun po yung unang tinatawag na or Supreme Court order na ibinalik po sa kanila kay Acopiado lahat ng titulo niya. Okay? And then since inamin po ng LRC, siya po yung authority na may jurisdiction sa pagsasabi ng may-ari ng lupa based on the torrent system, kailan ho yung mga fake titles from OCT 1 hanggang up to OCT 100,000, okay, at gagawin po yun, ang technical word po dun is quieting of titles. So quieted ho lahat yan. Kaya yung 3957-P, first page and second page, nandun po lahat yung mga kumukuha ng lupa. Okay? Land grabber ang tawag sa kanila. Ang tawag po sa kanila, dahil meron silang titulo na fake, ang tawag po sa kanila, possessor. Yun yung walang title at walang mapakitang papel, ang tawag po sa kanila, squatter. Yun yung ang difference. Ngayon, yung dun pangalan po sa labas, naka-include po yun ang PNR, Meralco, PLDT, including po ang Republic of the Philippines. Ngayon, ang nasa loob ho doon na hindi nakasama doon sa kasulatan, yung po mga pangalang ang pangalan po nila ay Ayala Corporation, yung po Ortigas, yung po Bilyar. Pero nandun po sa loob. Nandun po sa loob. Nakasulat po yung pangalan nila. So, meron hong paraan na ginagawa ang korte. Pagka ho itong mga possessor na ito, at possessor ho naman talaga sila, magbabayad ho ng utos ng gobyerno, ng korte, magbayad ho sila ng 30% of the actual market value. Okay? Ano po yung market value? Ang ibig po ng market value, yung presyo ng lupa, concurrently, and presyo ng building. Kung ano man yung nakatayo doon sa building, sa lupa. You know yung market value. Pero yun lang ho, babayaran nila. Yung 70% po, mapupunta rin sa kanila. Now, in terms of economics, yun yung pinangbayad nyo na 30% kay Acopiado, kung gagawin nyo yun ng capital expense, ibig sabihin, ibabawas nyo yun. Pag capital expense po yan, pwede nyo i-deduct yan sa iyong gross income. So ngayon, liliit lang nga yung inyong gross income. And yet, ang nagbayad po doon, ang Republic of the Philippines. Okay? So pagkakamali din ho nila yun eh. So accept, yun ho ang tinatawag na fair value na ginawa ng Court of the Philippines. Utos po yan ng korte ha. Wala hong kinalaman si Acopiado doon sa computation na yan. Okay? So kung makikipaglaban po ang mga processor kay Acopiado, maganda rin ho yun. Kasi ho, ang utos ho ng korte, 30% of the actual market value. 30%. Now, kung kayo ay gusto nyong idepende ang sarili nyo, wala pong problema yun. So tataas po ho yun dahil magkaroon ng damages. So mas maganda kung lumaban kayo para tumaas ho yung 30%. Hindi ho kasama sa value na it's over 30% yung damages. So tataas po yung value na kailangan yung bayaran kay Acopiado. Yun lang po yun. Okay? Mag-isip po kayo, kausapin nyo yung lawyer nyo, kausapin nyo yung accountant nyo, yung mahuhusay, para ho mabigyan kayo ng tamang posisyon. Isa na hong dapat kong bigyan ng announcement, yung pong tinatawag na PhilInvest Alabang Inc. Natalo po yan. GR number 166688, okay, na natalo po yung posisyon nila. Kaya lang po hindi nagawa yan dahil yung kanilang lawyer, namatay na po yun, si Attorney Imata, hindi po tinuloy. Anyway, hindi naman lumilipas yung pag-aari eh. Hindi ho lumilipas yan. Tsaka ang basta ho mga lawyers, mga court lawyers, sasabihin niya, yun noong decision nyo na magdemanda, wala na ho yun kasi merong prescription period. Yun pong 3957-P,
ginawa ho yan at tinatawag na Decision with Compromise Agreement between the Republic of the Philippines and Don Anacleto Madrigal Acopiado. Now, ang condition po yun, exempted po sa 5 years prescription itong Acopiado, itong agreement na ito. Ang mag-umpisa lang ho yung 5 years na yun, pag nagbayad ho ang gobyerno sa mga penalties, yung damages at yung mga tinatawag na land bank interim bonds na meron pong tinatawag na 7% interest. Kahit na ho 5, wala hong nababayad kay Acopiado. Okay? So, dun ho mag-umpisa yun. Kasi meron na hong tinatawag na schedule of payment na hindi ho sinunod ng Republic of the Philippines headed by Ferdinand Ederlin Marcos because nag-martial law. Ang question nga dan, bakit po pwedeng meron ba siyang pirma? Meron po. Meron siyang bilin eh. Katulad po ng 46,000 hectares dyan sa east side of Manila. Naka-reserve po yun kay Ms. Amy Romualdez Marcos. Ang magbabayad daw po niyan yung kanyang American associate ng Araneta family. Meron na hong presyo. Meron ng schedule. Eh doon pa lang po, eh pwede na hong maggalit si Acopiado. But anyway, hindi na pagbayad. Terminated na po yung agreement na yun. Kaya marami hong nagnanakaw ng lupa dyan sa east side ng Metro Manila. Sa 498, 407, dyan ho. Hanggang sa Real. Dyan sa Quezon. Marami yan. At yun hong sinasabi ko, galing po yan sa korte. Lower court decision and Supreme Court order. Okay? Hindi ho decision. Again, ang decision po, eh, naglalaban ho ng mga ebidensya nyo. Ang Acopiado po, walang kalaban. Okay? Even the Republic of the Philippines, hindi niya ho kalaban. Kaya po order. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko ngayon. At didiinan po natin yung ginto kasi marami ho nagiging swapang sa ginto. Pati ho yung mga yung Article 12 ng 1987 Constitution, mali po yun. Kasi kung babasahin nyo po ang tinatawag na Regalian Doctrine, hindi ho pwede i-apply yung Regalian Doctrine na pinipilit po ni Presidente Marcos na nag-martial law. May Regalian, wala na po yun. Kasi nung Spanish title, yes. Dahil ang papatok sa atin ang mga hari at reyna ng Spain. Nung na-establish na po yung Torrent System, nawala na po yung Regalian Doctrine. Na-establish na po yung Torrent System, kaya po tayo ay may-ari na ng lupa. Kaya wala na pong Regalian Doctrine. Kaya mali po yung sistema ngayon, including yung ginawa ng 1935 Constitution na Republic Land Act na Act Number 414 na tinanggal na po yung Public Land Act Article 88 promulgated July 1st 1902 tinanggal na po yan ng Public Land Act ng Codicil Court noong March 14 1914 public private land na po ito. Ang tawag po doon is the Philippine Archipelago is a private property owned by Don Gregorio Madrigal Acopiado and kanyang wife si Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal. Yun po yun. So natanggal na po yun. So ang nagpagulo po dito, yung mga tao sa gobyerno. Hindi po gobyerno. Papilang ho yung gobyerno eh. Sumusunod lang ho tayo sa kasulatan. At tingnan niyo ho yung kasulatan, meron mga conflicts yung mga ating batas. Kaya ho tayo nagkakagulo. At tulad ho niyan, yung mga lupa na kinumbert po na military reservation, eh dapat ho yun hindi gagawing commercial. Nangyari na po yan sa Fort Bonifacio. Nag-issue po sila ng tinatawag na Republic Act 7227 which cannot be done in the first place because there was a law. There is a law, by the way. There is a law that when you use any part of the
military reservation to commercial undertaking, ibabalik ko yan automatically sa owner, which is a kopyado. Now, ganun din po sa land reform. Kung yung land reform, taniman ng lupa ng palay o ng corn at kinumbert niyo po yan sa subdivision or commercial entity, yung po ay bawal. Ibabalik po yung ownership na yan sa may-ari. Yun po yung under the agreement ng Republic of the Philippines and Don Gregorio Madrigal Acopiado. Anakleto Madrigal Acopiado Sr. Pinirman po yan noong February 4, 1972. E nagulat lang po si Presidente Marcos nung nabasa niya, nandun po ang pangalan niya. Sinisingil po siya ng ginto na ibalik niya. Yun po yun. Kung kayo ang presidente nung araw, mabibigla kayo. Kasi last term niya na po yun as president. So, kung hindi siya gumawa nun, December 30, 1972, wala na ho siyang power. So, nakapag-usap po siya sa Amerikano. At susunod ko po yung Amerikano yun, didetalya ko sa inyo kung bakit nagkamali. Okay? So, it's right now 11:23 at magpapaalam na po ako. At babasahin ko lang po ito, sandali. Okay. Ito po yun. Pasalamat po tayo sa RDT Radio Production, Pinoy Stream Versatile Radio, DJ Larry Texon, DJ Marshmallow. At ang ating production boss, si DJ Cathy Cruz. Siya po yung production boss dyan. So marami pong salamat at ipapahayag natin yung totoo. Yan po ay galing po sa public record. Kaya po, yun hong sumulat sa akin ng YouTube na iba raw yung... Hindi po ako nagbebenta YouTube. Ang sinasabi ko po sa publiko, yun po ang naka-public record. Okay? Tinutulungan po lang natin ang mga tao na makaintindi ng public record. Dahil sa Pilipinas, wala ho kaming tinatag na FOI. Hindi katulad sa Amerika, may FOI. Freedom of Information. Ang ating Freedom of Information sa Pilipinas, declared lang ho yan ng EO. Hindi ho yung batas. Okay? At nagtataka tayo kung bakit ang Kongreso natin for about 5 years, wala pa tayong EO. At maraming inaasikasong batas na hindi dapat mangyari pa. Kailangan ho lang natin ng EO para makita natin yung mga tinatago-tago natin na tayo ang nagbayad sa taxes natin. Okay? At marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasaysayan sa puntong legal. Inyong natunghayan ang palatuntunang kasaysayan sa puntong legal. Hanggang sa muling pagtatanghal, kasaysayan sa puntong legal. Handog sa inyo ng economic researcher Ben Garcia. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green leaves of citronella, all natural ingredients, ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit.
Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. Hashtag Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro. At subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator. Reduces asthma and cough. At tuklasin ang marami pang health benefits. Benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Sa umaga pagising, agad nakatuning ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga, balitang totoo. Pinoy Stream Radio, ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago. Pinoy Stream.